Alright mga tol, may nasagap tayong balita no, na ang China ay hinaharas daw ngayon ang Malaysia. No, ito sabi rito sa Inquirer.net, Malaysia gets taste of China West Philippine Sea bullying mga tol. Dahil hindi naman lingid sa kaalaman natin mga tol, hindi lang Pilipinas ang apektado doon sa 9-dash line na kiniklaim ng China o halos ang entirely South China Sea ay kiniklaim nila. Kasama na rin dyan pati ang karagatan ng China, anang ng Malaysia. No? So ito, panoorin natin to mga tol, ano ang tugon ng Malaysia? Sabi nga rito sa balita, inisnab lang daw nila yung claim ng China. Kasi pinipigilan ng China ang Malaysia doon sa oil exploration. Yung Malaysia may kapabilidad na mag-oil exploration, tayo wala eh, no? So panoorin na lang natin to mga tol mula rito sa Inquirer.net at mamaya-maya sa Net25 naman. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Malaysia just got a taste of China's bullying. Oh, nakatigim na rin daw sila. In a document obtained by Inquirer.net from a Malaysian journalist who requested anonymity, China's foreign ministry pointed out that Malaysia's oil and gas exploration in the Spratlys infringed on China's sovereignty in areas covered by its illegal 9, now 10-dash line. Oh, di ba? So same lang din na sinasabi nila mga tol dito sa Pilipinas, di ba? Ano, the Malaysian side has been continuing to take actions including performing unilateral oil and gas exploration and exploitation works in oil gas fields that includes Timi, Kasawari, Jerun, Cayo, Manis. Ito yung mga lugar ata doon banda sa may Spratly mga tol na sinasabi ng China, ito sabi ng China. China, despite the firm objection from the Chinese side, which infringed China's sovereignty. Yan, pati hanggang doon mga tol ha, soberanya rin daw yun. Tingnan natin mga tol kung gaano kalayo yan sa kanila. The two-page communication addressed to the Malaysian Embassy in China stressed that Nangkang Ansha and Baikang Ansha are both part of Nansha Kundao or Spratly Islands, where six countries have overlapping claims. Yeah. In Malaysia, Nangkang Ansha and Baikang Ansha are collectively referred to as Raja Jarum. So ito mga tol, tingnan natin. Itong Raja Jarum, ito yung Brunei, ito yung Malaysia. Ito kasi yung Malaysia, magkahiwalay na lugar. Ito, Malaysia hanggang dito, Malaysia to. Ito, dito na yung ano, Raja Jarum. Napakalapit lang naman talaga sa Malaysia. Actually, malapit din sa Brunei. Where oil and gas exploration projects have been persistent reflecting Kuala Lumpur's exercise of sovereignty over the area. Both are located less than 100 miles off the coast of the state of Sarawak in Malaysian Borneo and over 1,200 miles away from China's Hainan Island. Oh, tingnan nyo to, diferensya niyan mga tolo. Sa Malaysia, nasa 100 miles away lang daw yan. So napakalapit lang para sa kanila mga tol. Habang 1,200 miles no, mula naman sa Hainan Island ng China. Yan ay pinakamalapit na island ng China. 1,200 nautical miles mga tol. Kung titingnan mo, oh, kasya na yung Luzon at Visayas dyan eh. Luzon at Visayas kasya na eh. Oh. Kung titingnan mo mga tol ha, kasya na nga ata buong bansa ng Vietnam eh. Ano, tingnan mo yung Vietnam. Oh. Kung titingnan mo, mas malaki pa sa Vietnam mo yung layo ng lugar na to kaysa sa China. Pero inaangkin pa rin ng China yan, mga tol. Oh. Diba? Ganon sila katikas, mga tol. Kaya eto, mga kapatid. No? Eto naman balitang to. Ang sabi ng Malaysia no, sa report, hindi daw sila titigil no, sa exploration sa kabila ng protesta ng China. No, actually meron din tayong ano diyan mga tol, meron din tayong tawag dito, overlapping sa kanila mga tol. Actually dito nga sa title nitong balitang to, ano, Malaysia hindi titigil sa West Philippine Sea exploration sa kabila ng protesta ng China. 'Di ba? Sa West Philippine Sea exploration 'yan sa kabila daw ng protesta ng China. So panoorin natin to mga tol, inisnab nila yung China. Sinabi ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim na hindi ititigil ng kanilang bansa ang oil and gas exploration sa West Philippine Sea. Sa kabila po ito ng pagsabi ng Beijing na lumalabag ang Kuala Lumpur sa teritoryo nito. Actually, dapat nga tayo nagpo-protesta dyan eh. Kasi West Philippine Sea yan eh. Diba? Pero hintayin natin maisa batas mga tol. Yung ating archipelagic sea lanes.
Ayon kay Prime Minister Anwar, ang oil and gas exploration ng Malaysia ay nasa loob ng teritoryo nila at hindi umano naglalayong maging provokasyon laban sa China. Ang pahayag na ito ay kasunod ng pagkakalantad ng isang confidential letter mula sa Foreign Ministry ng China. Mm-hmm. Sa naturang liham, iginiit ng Beijing na ang eksplorasyon ng Malaysia sa oil at gas sa South China Sea ay lumalabag sa kanilang teritoryo. Ipinaglalaban ng China ang soberanya nito sa halos kabuuan ng pinagtatalunang dagat kabilang ang ilang bahagi ng exclusive economic zones ng iba't ibang bansa katulad ng Pilipinas at Malaysia. Oh, pero ang ito sa atin mga tol. Meron tayong 2016 arbitral ruling, 'di ba? 'Yun ang hindi nila maitatanggi. Na kung sila ay magko-comply sa batas mga tol, eh wala silang laban doon, 'di ba? So ito ngayon ang maglalaban, China at saka Malaysia, dahil ang Malaysia inisnab lang ang protesta ng China mga tol, no? So sa ibang balita naman tayo mula pa rin dito sa Net 25, no? Australia, Japan, binatikos ang aktibidad ng China sa West Philippine Sea mga tol, no? Bigyan din natin to ng reaction video. Binatikos ng Australia at Japan ang China sa kanilang tinawag na mga mapanganib na aksyon laban sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa isang joint statement ng dalawang bansa, sinabi nilang we express serious concerns over recent developments in the South China Sea, including an intensification of China's dangerous and coercive activities towards the Philippines, which have occurred with high frequency. Actually, mga tol, ang Japan, nakakaranas din sila ngayon ng panghihimasok ng China. Diba, nitong nakaraan lamang dumaan sa airspace nila yung isang aircraft ng China, mga tol. Talagang sinusubukan din ng China, mga tol, yung kakayanan ng Japan. Kasi alam naman natin yung history ng Japan, mga tol, after ng WW2, medyo naglaylo sila, no? Yung kanilang military, naglaylo talaga yan. Pero hindi ibig sabihin nun mahina ang Japan, mga tol. Isa rin yan sa mga malalakas na bansa. At isa rin yan sa mga mauunlad na bansa. First world country yan eh. Nasa Queen's Cliff ngayon si Japanese Defense Minister Minoru Kihara at Japanese Foreign Minister Yoko Kamikawa para makipagtipon sa kanilang katapat na si Penny Wong at Richard Marles. Tinalakay din ang dalawang bansa ang posibilidad na makilahok ang Japan sa AUKUS Security Alliance na kinabibilangan ng Australia, Estados Unidos at Great Britain. Darating talaga mga panahon ito mga tol, nakikita yung kinatako. Darating talaga mga panahon kapag hindi nagpapigil ang China sa ginagawa nilang agresibong aksyon dito sa Indo-Pacific o sa ASEAN region, mga tol. Magtutulong-tulong ang napakaraming bansa para pigilan, mga tol, yung posibilidad na gera na pwedeng idulot ng China. Lalo-lalo na kung meron silang aatakihin na isang bansa rito sa ASEAN region. Tulad na lang halimbawa ng Taiwan, pag inatake nila yan. Kasi, di ba sa Taiwan nga na balita, doon ginagawa mga tol yung parang semiconductor o yung basta microchip mga tol na kailangan ng buong mundo na malamang siguro hindi papayag ang napakaraming bansa na maapektuhan yun. Isa pa, yung West Philippine Sea o yung South China Sea ay daanan yan ng malaking porsyento mga tol ng mga trade ng buong mundo mga tol. So maapektuhan din pati yung mga ano nila, kalakal nila, maapektuhan yung mga trade nila kapag nagkaroon ng labanan dito sa West Philippine Sea. Kaya talagang concern silang lahat eh. Kahit na paulit-ulit sinasabi ng China, hindi kayo party rito, hindi kayo partido rito, wala kayong karapatan mangialam. Hindi. Daanan yan eh. Kaya hindi sila pwedeng maghasik ng lagim dyan. Magugunitang noong nakaraang linggo ay binangga ng Chinese vessels ang BRP Teresa Magbanwa habang nagsasagawa ng isang routine sale. Ipinahayag ni Australian Defense Minister Richard Marles ang kanilang pagsuporta sa United Nations Convention on the Laws of the Sea o UNCLOS para maiwasan ang pagtaas ng tensyon sa naturang rehiyon. Yeah. We did speak about the recent incursions by the PLA into Japanese sovereign territory, and we certainly expressed our support for Japan's sovereignty in that moment. And it really underlined our shared commitment to asserting the rules-based order in the Indo-Pacific, in our neighbourhood.
So much of what both of our defence forces are doing is ensuring that what we understand as the rules-based orders, concepts like freedom of navigation, the UN Convention on the Law of the Sea, but also countries' territorial integrity, are upheld and maintained. Pero hindi ba nahihiya ang China, no? Napapansin sila ng buong mundo, napasaway sila masyado. Diba? Hindi ba sila nahihiyaan yan? No, pinapansin na sila ng buong mundo, "Uy, sumunod ka naman sa batas." 'Di ba? Nakakaya ka naman, sumunod ka naman sa batas. Kilalanin mo naman yung UNCLOS. Kaya nga nandiyan 'yan eh para maiwasan ng conflict eh. Ang hindi sa iyo, hindi sa iyo. 'Di ba? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo sa mga balitang 'to na napanood natin? Pwede kang magbigay ng komento, pwede kang magbigay ng reaction mga tol sa comment section natin sa ibaba. Maraming salamat mga kapatid, hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.